Hello everyone, welcome to my math class. So, start na tayo ng chapter 2, quadratic functions. Ang lesson 1 natin will be illustration of quadratic function. In here, i-discuss natin yung definition ng quadratic function. Tapos, i-compare natin siya sa grade 8 lesson niya, yung linear functions. And then, later on, i-rewrite natin ang isang quadratic function, sulat natin siya into its general form. Okay? So, by definition, a quadratic function is a second degree function in the general form f of x equal to ax squared plus bx plus c. Or, if we let f of x be equal to y, let daw natin yung f of x be equal to y, we have the function now will be y is equal to ax squared plus bx plus c. So, from here, kapag nakaganito yung forma siya, you can use addition property and then interchange the terms. So, pag dito kasi, you generate ka ng mga points, hindi mo pwedeng, yung ax squared na hindi mo pwedeng ilipat sa left side. So, always on the right side lang sila. Wherein, yung abc daw, or yung bagay ng a, B, C, just like in the quadratic equation, are real numbers and A must not be equal to 0. So, ito pa rin yung quadratic term, linear term, and then yung C, yung constant term. Okay. Ba mga difference ng linear functions sa isang quadratic function? Okay, ang linear function, based on the definition of its formula, y is equal to mx plus b, wherein, or if we let y equals to f of x, we can say that f of x is equal to mx plus b also, wherein, ito yung tinatawag na slope-intercept form, wherein yung m daw natin, yung numerical coefficient ng x, so notice, linear function siya, yung exponent ng variable x is raised to the first power, kaya siya tinawag na linear, wherein yung m daw is the slope, siya yung numerical coefficient ng x. Okay? Nadidetermine ng slope yung trend ng line kung increasing ba siya or decreasing. And then, yung b naman is the y-intercept. Y-intercept is a point where the line crosses the y-axis. Okay? Sa quadratic function naman, kung ang linear function ay may slope-intercept form, ang quadratic function naman ay merong tinatawag na general form. Okay? Wherein, yung y daw is equal to ax squared plus bx plus c, na discuss na natin on the first slide. If we let y equals f of x, ito rin yung kakalabasan niya. Quadratic term, linear term, and then the constant term. Pero meron pang isang form. Ito kasi, para makapag-generate ka ng, makagawa ka ng table of values, tapos, maka-generate ka ng points. Pero sometimes, ang isang quadratic function ay given na siya in the vertex form. Okay, so, yan ang standard form na tinatawag, or the vertex form is y equals to a times the quantity of x minus h quantity squared plus k. Okay, so, sa vertex form, makikita mo naman yung coordinates ng vertex, yung h tsaka k. So, dito makikita yung coordinates ng vertex. Dito naman makikita yung value ng a, b, and c. Difference pa ng linear function sa quadratic function, according to graph naman, ang linear function, ang graph niya is a straight line. Okay? So, this is an increasing line. Which means ang slope nito ay positive. Yung m natin is positive. And then this is a decreasing line. Para masabi mo siyang decreasing, it rises from right to left. So, decreasing yan, ang slope nito is negative. So, ang graph ng linear function is a straight line. While the graph of quadratic function is called a parabola. Ang parabola ay smooth curve. Okay, so, well, it can open upward, it can open downward. So,
dun sa parabola opening upward, meron siyang tinatawag na it composed of infinite number of points kasi may arrowhead sa both sides. Yung pinakamababang point na yan, ang tawag dyan, is the vertex. Okay? Ang parabola ay nag-open upward kapag ang value ng A dun sa standard form or dun sa vertex, dun sa general form o kaya sa vertex form, kapag ang value ng A ay positive. So, ang parabola naman is opening downward kapag ang value ng A is negative. So, ang vertex naman is at the highest point. Maximum point ang tawag doon. Ito, minimum point. Okay? Positive ang A, negative ang A, positive ang slope, negative ang slope. So, yan yung mga graph nila. Linear function and quadratic function. In terms of the table of values naman, ang linear function daw, suppose meron tayo ditong linear function na naka-slope intercept form, y equals to 2x plus 1. If we assign values for x, so di ba sa number line 0, ang katabi niya is 1. Okay, so compute muna natin. Kapag ang x daw ay 0, so 2 times 0 is 0 plus 1, ang y natin will be 1. Okay, kapag ang x naman natin ay 1, 2 times 1 will be 2 plus 1 is equal to 3. Kapag ang x natin ay 2, 2 times 2 will be 4 plus 1 equals to 5. Ang sa number line, ang katabi ng 0 to the left is negative 1. So, negative 1 times 2 will be negative 2 plus 1 is negative 1. Okay, dex is negative 2. Negative 2 times 2 will be negative 4 plus 1 is negative 3. Okay, kunin natin yung mga difference ng bawat ways na yan. Okay, 5 minus 3 will be 2. 3 minus 1 will be 2. 1 minus negative 1 will be 2. And negative 1 minus negative 3 will be 2. So, as you notice, yung difference ng yung first difference ng table of values niya is constant or equal. So, yan ang linear function. While the quadratic function naman, magbigay tayo ng isang example, yung pinakasimpleng quadratic function, yung y equals to x squared. So, walang linear term, walang constant term. Simply x squared. This is a quadratic function in general form. Okay. Same thing, mag-assign tayo ng value ng x para makuha natin yung y. So, kapag ang x natin ay 0, 0 squared will be 0. Okay? Ang katabi niya is 1 sa number line. So, lagay natin 1. 1 squared is also 1. 1 squared is 1. So, dito naman 2. 2 squared will be 4. Okay? So, katabi ng 0 sa number line is sa to the left is negative 1. So, negative 1 squared is 1. And negative 2 sumunod is negative 2 squared will be 4. Kunin natin yung difference nila gaya ng ginawa natin sa linear function. So, 4 minus 1 will be 3. 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 is negative 1. 1 minus 4 is negative 3. So, furthermore, kunin pa natin yung difference nung first difference niya. So, 3 minus 1 will be 2. 1 minus negative 1 will be 2. And negative 1 minus negative 3 will be 2. So, here, sa quadratic function, ang constant dito yung second differences nila sa table of values. Not unlike sa linear function, ang constant dito yung first difference pa lang. Differences nila. Okay, so yan yung pagkakaiba ng dalawa in terms of the table of values. So, let us have some examples. Sulat daw natin ang isang quadratic function na hindi nakasulat sa general form. Gamitan natin siya ng konting properties ng like commutative, additive inverse property, addition property of equality, like that. So, and then identify natin yung values ng ABC. Okay. Let us have example number 1. So, y minus x squared minus 8 equals to 2x. So, from here, hindi natin makikita yung value ng ABC, no? So, from the general form, y is equal to ax squared plus bx plus c. Sundin lang natin siya. Solution.
ang titira lang natin sa left side ng equation will be y. So ang additive inverse ng negative x squared will be x squared. So pag nag-add ka ng x squared diyan, magiging 0 na 'yon. So mag-add ka rin sa kabila ng x squared. So additive inverse ng negative 8 will be positive 8. Mag-add ka ng 8 sa left side, mag-add ka rin ng 8 sa right side. So eto, this one will be 0 na, y na lang matitira. So eto naman, iaayos mo according to the terms, quadratic term, linear term, constant term. So first term natin dyan will be x squared plus 2x plus 8. So eto na ngayon yung iyong quadratic function, in general form niya, and the values of a, b, c will be 1, ayun siya 1, b is 2, and c is 8. Okay, so ganun lang yan. So, lagay mo sa general form. Okay, malilito, ang tawag na ngayon ay general form. Yung standard form natin, yun yung tinatawag na vertex form. Okay, number 2. So, y plus x squared plus 3x equals negative 5. Solution. So, y lang ititira natin sa left side. So, mag-minus x squared ulit tayo para matanggal yung x squared sa taas. Okay? So, both sides. Then, mag-minus 3x ka, both side also. So, sa left side, y na lang ang matitira. Then, sa right side, iayos mo lang. So, ito yung quadratic term, negative x squared. So, ilagay mo, negative x squared. Okay? So, and then, minus 3x, and then, negative 5. Okay, so ito na yung general form mo. Ang values ng a dito, ayan na, nakalagay, negative 1. Ang b is negative 3, and c is negative 5. Okay, so let us have example number 3. So y plus 6 equals x times the quantity of 2x plus 3. So here, kopyahin muna natin yung left side, y plus 6. Kopyahin muna natin sila, then i-multiply natin using the distributive property, x times 2x will be 2x squared. Then, x times 3, ayan na siya, will be 3x. Okay? Now, y lang dapat ang matitira sa left side. So, mag-minus 6 tayo. Both sides of the equation. So, y na lang sa left side ang matitira. This will be 0 na. Then, i-ayos mo. Ito naman, quadratic term, linear term, and then the constant term. 2x squared plus 3x minus 6. So, ang value ng ABC, ito na yung general form natin. Ang value ng ABC will be 2. A is 2, B is 3, and C is negative 6. Okay, so napakita ko sa inyo ang definition ng quadratic function, yung differences ng linear function sa quadratic function in terms of the equation, in terms of the graph, in terms of the table of values, and then we're able to write quadratic function not written in general form to its general form, and then we were able to identify the values of a, b, and c. So hope you learn something. So kung medyo nalilito ka, paulit-ulitin mo lang, and then para makapag-proceed tayo sa next topic natin. Okay, so God bless everyone. Thank you.